أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katulad ng nakasanayan kong sabihin, mga mahal naming mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, in behalf sa aking mga kasama, ako po ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan na naman niya tayo ng napakagandang pagkakataon upang may pagpatuloy natin ang programa nating ito, ang mensahe. Ang mensahe ko po sa araw na ito ay ang Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ang ibig sabihin, ang pagsasanay o pagtuturo sa mga bata o pagpapalaki sa mga bata sa paraang Islam. So, sisimulan ko ang pag-discuss sa inyo o pagpaparating sa inyo ng kaalamang ito tungkol sa Tarbiyatul Aulad sa kasabihang Al-Aulad Zinatul Hayatid Dunya, na ang mga anak o mga bata, sila ay mga dekorasyon sa buhay ng tao sa dito sa mundo. Paano nasabi na ang mga bata ay para silang mga dekorasyon? Ang mga bata, hinahalimbawa pa nga ito sa para bang sila yung mga damo. Sila yung mga tanim na katulad halimbawa ng paligid natin, paligid ng bahay mo. Kapag ka mayroong mga tanim, mayroong mga damo, pagtingin mo sa labas, napakaganda ng paningin mo. Natutuwa ka na nakita mo yung mga garden mo, yung mga tanim mo na mga green colors, mga kulay berde. Napakasaya ng tao sa nakikita niya. So, ganun ang mga bata. Inahalimbawa sa ganitong halimbawa, na kapag ka mayroong mga bata, mga anak na nandoon sa bahay kasama ng mag-asawa, sila ay masayang masaya habang nandoon ang mga bata na nagiging dekorasyon ng kanilang buhay. Na sila ay mga kurratul ayn, mga zuhurul ayn, zuhurul hayat o zuhurul umma. Ang mga bata ay para silang mga pwede natin sabihin na apples, apple of the eye. Sila yung nakikita ng mata ng mga tao na parabagang mansanas, parabagang prutas o bulaklak, na kapag nakita ng tao ay nagiging masaya siya, nagiging makulay ang kanyang buhay. Kaya ang mga anak ay sinabi natin na sila ay zinatul hayatid dunya. Sila ay dekorasyon sa buhay na ito. At na sinabi pa na humul busra, ang mga bata o ang mga anak ay isang malaking balita. Busra, na ang halimbawa ay doon natin kukunin sa sinabi ng Allah sa Quran, sa Suratu Maryam, verse number 7, na sabi ng Allah, Ya Zakariya, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Sabi ng Allah, O Zakariya, katotohanang kami ay nagbigay sa iyo ng isang masayang balita ng isang anak na lalaki na ang kanyang pangalan ay tatawaging Yahya. Bakit sinabi na busra? Dahil ito ang balita na tungkol sa anak ay tinawag ito na busra dahil ito ay isa sa mga napakagandang balita na maririnig ng tao. Katulad halimbawa na nangyari kay Propeta Zakariya, siya ay walang anak. Ngunit siya ay nagmimithi na sana ay magkaroon siya ng anak. At tinugon naman ng Allah ang kanyang mga dua, ang kanyang mga mithi, na nagpadala ang Allah sa kanya ng mensahe na yung sinabi ng Allah, O Zakariya, katotohanan kami ay nagbigay sa iyo ng isang masayang balita ng isang anak na lalaki na ang kanyang pangalan ay tatawaging Yahya. Nagulat ang propita Yahya na nasabi niya, Ya Allah, paano ako sabi niya magkakaroon ng anak? Ako ay matanda na.
at ang aking asawa ay akira, ang aking asawa ay hindi manganganak, paano ako magkakaroon ng anak? Ngunit ang Allah ay alam niya na ang Nabi Zakaria, ang propeta Zakaria ay gustong-gusto niya na magkaroon ng anak. Kaya pinadala ng Allah ang Bushra. Pinadala niya, kaya sinabi niya, Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin asmo Yahya. Nagkaroon ng Bushra. Kaya tinawag, sinabi natin na ang mga anak ay Bushra. Isang malaking balita. Makikita niyo ang mga mag-asawa. Ito ay mga experience talaga natin na talagang nangyayari. Mayroong mga mag-asawa na kahit ano ang gawin nila, na gusto nila, kahit anuin pa nila pag-isip, na gustuhin nilang magkaroon ng anak. Ngunit, siguro, merong gusto ang Allah, may wisdom ang Allah, kaya ang ibang mga pamilya ay hindi sila binigyan ng Allah ng mga anak. Makikita mo na ang mga tao na yun ay malungkot sila. Para bagang walang kulay yung kanilang buhay. Sa katulad ng sinabi natin sa unahan kanina, na al-aulado zinatul hayatid dunya. Na ang mga anak, ang mga bata, ay dekorasyon ng buhay. So makikita mo yung ibang mga mag-aasawa, umihingi lang ako ng paumanhin sa mga brothers and sisters na walang mga anak, na nagiging example ko dito, na makikita natin na yung mag-asawa na brothers and sisters natin na walang mga anak, sila ay nalulungkot. Na para bang walang kabuhay-buhay yung kanilang pagsasama, yung kanilang buhay. Pero makikita mo naman yung ibang mga mag-asawa na mayroon silang anak, isa o dalawa o marami, na talagang napakasaya nila. Although masaya rin yung nagmamahala na mag-asawa na kahit walang anak, pero yun nga na parang walang dekorasyon. Tulad ng isang bahay na para bagang walang dekorasyon. Kumpara mo dito sa pamilya na mayroong mga anak, may mga na nagkaroon sila na parang dekorasyon, nagkaroon sila na parang bulaklak sa kanilang paligid o sa loob ng kanilang bahay. Kaya ganito ka-importante ang mga bata sa buhay ng tao. So, sinabi rin ng Allah, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Na ang sabi ng Allah, at sila ay nagsabi, yung mga tao, na sabi nila, O aming Panginoon, inyong pagkalooban kami mula sa aming mga asawa at mga anak na magiging kasiyasiya sa aming mga mata, at kami ay gawin ninyong mga pinuno para sa mga muttaqun, para sa mga matakutin sa Allah. So dito sa aya na ito makikita natin na ang mga tao ay humingi sa Allah, nagdua kay Allah na ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak ay magiging kurratu ayun, magiging apple of the eye, magiging apple, magiging mansanas, magiging pruta sa kanilang paningin. So ganun din ang mga asawa, ang mga anak ay nagiging kaligayahan ng isang tao. So ganito kahalaga, ito ang mga example na mga halimbawa na sinabi ko sa inyo na kung gaano kahalaga ang mga anak sa buhay ng mga magulang, sa buhay ng mga mag-asawa. Then sa unahan, pag-uusapan natin ang ibang mga bagay tungkol sa pagtarbiya sa mga aulad. Uunahin natin muna itong sitwasyon na kung gaano kahalaga ang mga bata sa kanilang mga magulang. Sabi rin ng Allah, kasi ang mga bata ay humul mahabba, humul mawadda war rahma. Ang mga bata, sila ay mga mahabba. Hindi pa yung salita ng Allah. Ang isusunod ko yung salita ng Allah. Humul mahabba. Ang ibig sabihin, yung mga bata, yung mga anak, sila ay love. Sila ay pag-ibig. Sila ay pagmamahal. At sila ay yung nararamdaman ng mga magulang, ang ina at saka ang ama, nararamdaman nila sa kanilang mga anak. Kaya ang mga anak ay sila ay pag-ibig, sila ay pagmamahal, mahabba, mawadda, yung nararamdaman, katulad ng nararamdaman ng mag-asawa na pagmamahalan, warrahma, at saka awa. And then, sabi ng Allah, min ayatihi, sabi ng Allah sa Quran, sa Surah Ar-Rum, ayah 101, or verse 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. At kabilang sa mga tanda na nilikha ng Allah o nilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak mula sa inyong sarili.
Ito yung nangyari tulad halimbawa nangyari sa kay Propeta Adam na nilikha si Eva na nagiging si si Hawa na nagiging asawa niya mula sa tadyang ng Adam. Kaya tulad sabi natin na yung mga babae na nilikha mula sa tadyang ng lalaki, so upang siya ay mapanatag, upang siya ay makadama ng katahimikan at kapanatagan. Tulad na nangyari sa Adam, Propeta Adam, na nakita ng Allah na siya ay malungkot, kaya naglikha ang Allah ng babae para magkaroon siya ng kasama. So ganun din sa atin, sa panahon natin, na ang tao, kapag tumatagal ang panahon, dumating na ang panahon ng edad niya na pwede na siyang mag-asawa, nakakaramdam yung lalaki ng paghahanap pa sa babae, kailangan niya ng babae, hindi siya matatahimik hanggang sa nakapag-asawa siya, so natahimik na siya. Ganun pa rin yung kahit yung mga tao na mayroon ng mga asawa, kapag napapalayo siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, nararamdaman niya sa kanyang sarili ang kakulangan ng katahimikan o kapanatagan ng kalooban. So kapag nakasama na niya ang kanyang asawa, siya ngayon ay napapatahimik na at napapanatag na ang kanyang loob. Kaya ang sabi ng Allah na ang mga babae ay nilikha upang maging mapanatag at matahimik ang kalooban ng mga lalaki. Ang sabi pa nga niya, at inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa. So dito, sabi ng mga ulama, al-mawadda war-rahma humul awlad wa zinatul haya, hum zinatul hayatid dunya. Sabi ng mga scholars, sabi ng mga ulama, na yung mawadda, yung rahma na nararamdaman ng ina at saka ama, yun yung mga awlad, yun yung mga anak, yun yung mga bata. Kaya makikita ninyo, tapos yung hub na yun, yung pagmamahal na yun, na nandun sa na naramdaman ng ina at saka ang ama, yun din ang pagmamahal na pagmamahal ni Allah. Kaya makikita ninyo na matindi talaga ang pagmamahal ng ama at saka ina sa kanilang mga anak. Bakit? Kasi ang pagmamahal na iyon ay yun yung pagmamahal ng Allah na nilagay niya sa loob ng puso ng mga magulang na ito, ang ina at saka ang ama. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Na ang sabi ng Allah, ang kayamanan at mga anak ay palamuti ng buhay sa mundo. Kaya intindihin natin ng mabuti na ang mga bata, ang mga anak, ito ay mga palamuti, ito ay mga dekorasyon na sa mundo, dekorasyon sa ng mga magulang. Na kaya ang mga magulang ay masayang-masaya. Katulad ng dekorasyon, kapag ang bahay mo ay mayroong magandang dekorasyon, ikaw ay masaya na masaya. So, ganito ito mga bata. Ang Allah mismo ang nagsabi sa Suratul Kahf, verse number 46, na ang mga kayamanan at mga anak ay palamuti sa buhay ng buhay sa mundong ito. Mga mahal namin mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa tarbiya sa mga bata sa pamaraang Islam. Ngunit ipagpapatuloy natin insha'Allah pagkatapos ng ating patalastas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.